Good morning guys! Welcome back to my channel. And for today's video, pag-uusapan natin ang pros and cons sa pagbili ng mga ganitong car gear. So, meron tayong dalawang klaseng car gear. Ayan. Ayan. Ito po yung tinatawag na clip type. Clip type siya na meron pong dito sa gitna. Parang opening sa gitna. Parang baga ano siya, spring. Yan. So, itong klase ng bangle ang merong spring. Tsaka yan. Ayan. Kung makikita ninyo. Diba? So, yon. Ngayon, tapos ito naman yung isang klase na clip type din siya, pero hindi po siya spring. Ganyan po siya. Kasi, ayan, kung makikita nyo, open sa gitna. Diba? Yan, open lang siya sa gitna. So, ito po yung walang spring. So, paano natin malalaman? So, ano po ba ang kadalasan yung nagiging problema pagdating sa sanlaan? Siyempre, pagbili din nito. Yan, ganyan. So, siyempre, kasi, di ba, mas marami din talaga po yung may gusto din talaga na magkaroon ng cartier. Pero ito yung mga cartier na medyo budgeted lang. Kasi ito yung mga, like ito, 5.2 grams. Ito naman is 3.8 grams lang siya. So, mas maliit. Para silang 17mm, ibig sabihin yung size, para sila, pero mas magaan ito. Mas magaan itong isa. Okay. So, guys, sinasabi nga natin, di ba, pag bibili tayo, syempre, ang tanong mo agad sa isip, maganda kaya siya? Wala kaya akong magiging problema? O ano po ba ang mga pros and consequence na may encounter mo pag bumili tayo ng mga ganito bangle kesa dun sa mga like mga regular na alahas like yung mga ganito, yan yung mga ganyan, oh di ba? So ganito siya. Pakita ko sa inyo. So ito yung magiging common problem natin pagka once na siguro kung collection lang, hindi ka naman mahilig na talagang bibili tayo ng alahas para lang na, 'di ba? Para gusto mo lang bibili ka, pero kung purpose mo nun is isasanla mo kaagad. So, wag na. Mas siguro mas ma-advise ko na bibili ka na lang ng mga regular item. Pero for collection, syempre, syempre may value naman. Lahat naman 'yan may value. Pero may tinatawag kasi tayo dun na mga minsan hindi natin maiiwasan na magtataka tayo pag bakit pag sinanla natin ang baba-baba po ng rate nila sa mga alas na ganitong klase. Okay? So, unang-una, ito yon. Pakita ko sa inyo. Itong cart here na ito, ayan, kung titignan natin, di ba? Nakita nyo yun sa gitna. So, sa design niya kasi, ang design na to kasi, meron siyang alambre sa loob. Meron siyang alambre sa loob. Kasi, syempre, kung hindi ito lalagyan ng alambre sa loob, hindi naman siya ma-open, 'di ba? So ayan ko may spring. Ayun oh, kung makikita ninyo. Kita niyo ba? Ayun, kung makikita ninyo, meron siyang spring diyan sa gitna. So ang pag-open niyan ganyan. So din syempre ingat din tayo sa pag-open ng ganito. Ayan. Tapos isa pa ang alawa, pag pupunta po tayo sa pawn shop, ano bang ginagawa nila? Mina-magnet nila. Kasi po guys, ang mga cartier na ganitong klase na may spring, talaga na nga naman po ay namamagnet. Ayan, napakita ko sa inyo. Ayan. Diba, sumasama siya, oh. O, sumasama siya. Ayan, sumasama siya. Malakas. Ayan. So, sa mga ganitong kaso, kadalasan, mababa po ang rate nila o kaya po hindi po nila tinatanggap sa sanlaan. Malakas po ang magnet kasi nga po dahil po sa spring. Pero, syempre, ito naman po ay tunay na gold. Gold po yan. Ayan, o ayan nakalagay, o 750. So, 750 means is 18 karat gold. So, ito naman try natin. Ito. Ito, wala kang mamamagnet kasi nga po, wala pong spring. Ayan. So, yun. Diba? So, nakita na natin. So, pag ito, sinira siya. Ito, pag sinira, yan. Saka nyo po yun makikita ang spring. Ang pangalawa po,
pagka kunyari, bibili din po tayo ng mga ganitong bangle o kahit siyempre kahit anong alahas naman po para mas mataas po ang value, iingatan po natin na hindi po magkaroon ng dent. Like ito, yan. Meron siyang parang dent dito sa gilid. So yun. So kung binili mo to, nasa worth 16,000, binili, hindi mo siya masanla ng ganun kalaki. Mas mababa po. As in, unlike dun sa mga regular talaga na alahas, so yun, yung mas mababa. Pero, meron din po tayong mga Cartier na pinakita ko na din po sa inyo dati, yung mga klase ng yung double screw, yun talaga, wala din yun spring. Mas maganda yun. Kaya lang, yun mga yun, mas mahal ang program kasi mga ano yun, tinatawag nilang special design. Tsaka po, wala din po spring. Tsaka mas mabigat. Siguro yun mga yun, nasa 15 grams. Yan. Like ito, yan. Like ito, guys. Pag once na dinala nyo sanlaan, isa lang po, like, sasabihin po nila, like, hindi po muna kami tumatanggap ngayon kasi po, dahil marami pa po kami stock na ganyan. So, yun yung mga common na dahilan. Or kung meron man sanlaan na tatanggap nito, guys, talagang mas mababa ang rate. Mababa lang po talaga ang rate. Pero tandaan po natin, guys, magkabarag-barag man to, magkabarag-barag man yan, ang gold, guys, gold pa rin yan. Tandaan natin, pag once na nagko-collection tayo ng gold, pataas lang yan, ang pataas ang value. So, kunyari, ito, talagang pag meron kang ganito, pag dumating sa time, na kunyari, barag-barag lang siya, huwag mong iisipin na wala na siyang value. Kasi, pwede pa rin naman, itong mga gold na yan, pwede siyang tanggalin, tutunawin ulit, pwede mo lang ipagawa ulit ng another design. So, yun lang. So, ito, medyo okay naman siya, wala naman problema. Kasi walang nga siyang walang magnet. So unlike dito, pakita niyo naman napakalakas ng magnet, di ba? Ayan, napakalakas talaga ng magnet. So kadalasan yan yung magiging problema po ninyo sa pagdating sa sanlaan. Kasi po sinasabi nila may magnet po kasi na magnet, so hindi sila natatanggap or marami po silang dahilan. So yun ganun po. So yan guys, ayan, sa mga gustong bumili ng bangle, ng like ng mga ganito, I hope na meron na kayong idea kung ano po ba talaga ang mas maganda. Pero kung for collection naman po, na hindi naman kayo mahilig na ganyan nagsasanla, okay naman ito. Maganda na po ito. Ayan. Yan, magaganda na po yan. So, yun lang naman, at least, aware kayo, meron ko ngayon kayong idea po. Pagka gusto nyo po talaga ay sasanla or yun, baka para at least hindi na rin po kayo magtaka bakit ganun, di ba? Okay, so yan guys, thank you so much and thank you for watching. Don't forget to subscribe.